Mga nakarang linggo is pag-usapan natin ang tungkol sa pananampalataya na kung saan pinag-usapan natin ang tunay na pananampalataya. Na napag-aralan natin ang pananampalataya is hindi pahirapan, no? Huwag mong sabihin sa sarili mo na ayaw kong magsimba, ayaw kong maging Kristiyano dahil wala akong pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya is hindi nanggagaling sa iyong sarili. Ang pananampalataya is hindi nanggagaling sa iyong sariling lakas. Kundi ang pananampalataya ay nanggagaling walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. So ito yung review natin nung mga nakarang linggo. At the more na nakikita mo si Jesus sa iyong buhay, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, hindi mo nakikita yung sarili, the more na magkakaroon ka ng pananampalataya na lalago sa iyong puso at sa iyong buhay. At ang pananampalataya, is, sabi ko nga, is hindi ito pahirapan. Ang pananampalataya is hindi pahirapan, kundi ang pananampalataya ay kapahingahan. Kumbaga sa ibang salita, ang pananampalataya sa kanyang grasya, pananampalataya sa kabutihan ng Panginoong Diyos, at hindi pananampalataya sa iyong sarili. At napag-aralan din natin noong nakarang linggo na ang pananampalataya ay natanggap mo na kahit hindi mo pa ito natatanggap. Natanggap mo na ang iyong kagalingan, natanggap mo na ang iyong pagpapala, natanggap mo na ang pagbibigay ng Panginoong Diyos sa iyo ng mga pangailangan mo sapagkat ikaw ay may pananampalataya tulad ng babae na dinudugo ng 12 taon nung sinabi niya na mahawakan ko lang ang kanyang damit ay maaaring gagaling ako or siguro gagaling ako. Ganun bang sinabi niya? Ang sabi niya, kung mahawakan ko lang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Yun ang pananampalataya. Amen? Alam niyo ba ang pinakadakilang himala ng ating, na binigay ng ating Panginoong Diyos sa iyo ay ang himala ng iyong kaluluwa ay maligtas mula sa impyerno. Yun ang pinakamahirap na himala na ginawa ng Panginoong Diyos para sa iyo. Bakit? Sapagkat ang himala na ito is kinakailangan pang pumunta si Jesus mula sa langit, pumunta dito sa mundong ibabaw na ito upang ikaw ay abutin niya at upang siya ay mamatay para sa iyo. Kaya ang kagalingan mo, ang mga problema mo, ay ito ang mga himala na napakadali. Mas mahirap iligtas ni Jesus ang iyong kaluluwa mula sa impyerno sapagkat siya ay namatay sa cross. Kung yung pinakamahirap na himala na binigay ng Panginoong Diyos, na ginawa ng Panginoong Diyos para sa iyo, ay nagawa niya. Yung pakayang maliliit na himala, ay hindi niya ba ito kayang gawin para sa iyo? Ano-ano yung mga may maliliit na himala? Ang mga may liliit na himala ay ang iyong kagalingan mula sa kanser, kagalingan mula sa iyong mga sakit, kahirapan, at kasakitan. Yun ang mga himala na napakadali para sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa atin, ito ay napakahirap. Ngunit para sa ating Panginoong Hesukristo, ito ay napakadali sapagkat ginawa na niya ang pinakamahirap na himala, walang iba kundi ang mamatay sa cross upang ikaw ay maligtas mula sa impyerno. Kaya sabi niya sa Jeremiah chapter 32, verse 27, anong sabi niya? Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Amen? Amen. Kaya, kung ikaw ay may pananampalataya, habang ikaw ay nasa panahon ng kahirapan, habang ikaw ay nasa panahon ng taghirap, ito ang isang oportunidad upang ikaw ay magpuri, ikaw ay magsaya, ikaw ay magpuri sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 4, verse 27, anong sabi niya? Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak, humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak babae
babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Ibig sabihin nito, kung ang iyong buhay ay isang baog, baog sa negosyo, baog sa iyong trabaho, baog sa iyong kalusugan, ikaw ay magsaya. Dito pinapakita na habang ikaw ay dumaranas ng problema sa iyong buhay, ay yon ang panahon upang ikaw ay magsaya. Hindi ka dapat magsaya sa panahon ng kasaganaan. Ang sabi niya dito, hindi sa kasaganaan ka dapat magsaya, kundi ang buhay ng isang Kristiyano, kung ikaw ay dumaranas ng problema sa buhay, kung ikaw ay dumaranas ng kahirapan sa buhay, ang sabi niya, ikaw ay magsaya. Amen? At iyon ang pananampalataya. Sapagkat tayo ngang mga Kristiyano, bakit ka magsasaya sa panahon ng kahirapan? Bilang isang Kristiyano, na pag-aralan natin noong nakarang linggo, ikaw ay naniniwala na mayroong gagawing magandang mabuti ang Diyos para sa iyong buhay, isang himala na darating para sa iyo. To believe is to see. Hindi to see is to believe. Di ba? Hindi tayo mga tao na katulad ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay naiiba. Ikaw ay naiiba sa kanila sapagkat mayroong Kristo sa iyong puso na sa kabila ng kahirapan, kabila ng problema sa iyong buhay, ikaw ay makakapagsaya, ikaw ay lulundag sa tuwa sapagkat mayroong kang pag-asa na mayroong gagawing mabuti, mayroong magagawing malaki ang Panginoong Diyos para sa iyong buhay. Huwag nating hintayin magkaroon ng pagpapala. Huwag nating hintayin na magkaroon tayo ng kagalingan bago tayo magsaya. Hindi ganun. Habang ikaw ay nakakaranas ng problema, doon pa lang ikaw ay magsaya. Amen? Kaya maaaring marami tayong mga pagkakataon na hindi tayo nakakita ng pagpapala, hindi tayo nakakita ng himala sa ating buhay sapagkat hinihintay mo na magkaroon ng himala. Hinihintay mong pagpalain ka ng Panginoong Diyos bago ka magsaya. Hindi ganun. Ang buhay ng Kristiyano, kahit na hindi pa dumarating, ikaw ay magsaya. Alam mong gagawa ang Panginoong Diyos ng mabuting bagay para sa iyo. At kapag ginawa mo yun, ikaw ay makakita ng himala sa iyong buhay. Amen? Kaya ito ang tandaan ninyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakita ng himala sa ating buhay, sapagkat hinihintay mong magkaroon ka ng pagpapala bago ka magsaya. Hindi ganon. Okay? So katulad ni Abraham, ang sabi ni Abraham sa tungkol kay Abraham, sa Hebrew chapter 11 verse 8, anong sabi niya? Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Biruin mo, nangusap ang Panginoong Diyos na ikaw ay pumunta sa isang lugar. Hindi niya sinabi kung saan yung direksyon. Ngunit ang si Amang Abraham, sapagkat siya ay mayroong pananampalataya, siya ay sumunod kahit hindi niya pa alam kung saan siya pupunta. Tayo ay patuloy na manampalataya kahit wala pa yung kagalingan na iyong inaasam-asam sa iyong buhay. Tayo ay manampalataya habang hindi mo pa nakukuha ang iyong prayer request, ang iyong hinanain ng iyong puso, ikaw ay magkaroon ng pananampalataya tulad ni Abraham. Kumbinsin mo ang iyong sarili at wag mong kumbinsin ang ating Panginoong Diyos upang ikaw ay kanyang pagpalain. Kumisan, ang ginagawa natin kung tayo'y nananalangin, kumisan, pinapalipit natin ang kamay ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay kanyang pagpalain. Kuminsan, nagmamakaawa tayo sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay pagpalain. Hindi ganun ang tamang panalangin. Sapagkat ang tamang panalangin
ay binibigkas mo na sa kabila ng iyong problema ay nagawa na ng Panginoong Hesukristo ang kumpletong trabaho sa cross ng Kalbaryo. Amen? Amen. Yun ang tunay na pananampalataya. Kumbinsin mo ang iyong sarili. Hindi mo kukumbinsin ang ating Panginoong Diyos upang ikaw ay kanyang pagpalain. Sapagkat ikaw ay kanyang pinagpala na 2,000 taon ang nakalipas, pinagpala ka na niya. Ang gagawin mo lamang ay tanggapin mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napaka-importante na sa habang tayo ay mayroong pananampalataya, napaka-importante na ito ay bigkasin mo sa pamamagitan ng iyong bibig para makumbinsi mo ang iyong sarili na mayroong magandang gagawin, mabuti ang Diyos para sa iyong buhay. Kuminsan kasi, ang ating puso at ang ating isip is magkakontra. Ang sabi ng iyong puso, ibibigay ng Panginoong Diyos ang lahat ng iyong mga pangailangan. Sa Philippians chapter 4, verse 19. Sa isip mo naman, may tanong ka, paano mangyayari yun? Hindi mangyayari ibigay ng Panginoong Diyos ang aking pangailangan. Ito tutok na, nandyan na, parating na si Bombay. Ganun yung kadalasang iniisip natin. Pero sa puso, sinasabi mo na mayroong mabuting gagawing himala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Ang isip mo naman magkakontra. Kaya para naman, para lumakas ang iyong puso, kinakailangan mong bigkasin. Anong bibigkasin mo? Bigkasin mo ang salita ng Panginoong Diyos. Bigkasin mo ang kanyang mga awiting nagbibigay ng kapangyarihan sa ating Panginoong Hesukristo. Kumanta ka, walang mahirap sa Diyos. O kaya ipagkakaloob ng aking Panginoong Diyos ang aking pangyarihan. The more na binibigkas mo ito, ito ay nahuhulog sa iyong puso. At kapag ito ay nahulog sa iyong puso, ito ay nabubuhay ang iyong espiritu sapagkat ang iyong puso, ito ang siyang pintuan ng iyong espiritu. Pag hindi ka nagbigkas, pag binusulan mo ang iyong bibig, hindi mo binibigkas ang salita ng Panginoong Diyos, hindi ka nagsasalita ng kanyang mga Bible verse, mga bersikulo sa Bible, hindi ka kumakanta dahil nasaraduhan, lumalakas ang iyong isip at natatalo ang iyong puso. Paano mo makukumbinsi ang iyong sarili na mayroong magandang gagawin ang Panginoong Diyos sa iyong buhay kung binusulan mo ang iyong bibig, hindi ka nagsasalita? Kaya kung tayo ay nagkakaroon ng awitan, tayo ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ito ang magandang pagkakataon upang bigkasin mo ang mabuting gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Yun na nga lamang pagkakataon upang bigkasin mo. Magkakantahan pa tayo, nakaganun pa. Pero dito, hindi ganun dito. Iba dito. Alam ko, lahat kayo ay binibigkas nyo, binubukan nyo ang inyong bibig upang ang iyong puso ay tumibay, upang ang iyong puso ay mabuhay sapagkat doon ang pintuan ng iyong espiritu. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 12, verse 34, anong sabi niya? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. So, the more na kinukumbinsi mo ang iyong sarili sa yung puso ay lumalakas, umaapaw ito, nakakapagbanggit ka ng kabutihan, nakakapagbanggit ka ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, isa sa mga hindi ko makalimutan, ito alam na alam ni Mrs. Olidan to. Ang tunay na pananampalataya ay isang paniniwala na may kasamang pagbigkas. Di ba, Mrs. Olidan? Ang tunay na pananampalataya ay isang paniniwala na mayroong pagbigkas. Kung ano ang iyong binibigkas, yun ang galing sa iyong puso. Kaya tignan mo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Yesus sapagkat ito ang napaka-importante. Hindi ka magiging isang Kristiyano kung wala kang pananampalataya. Napaka-importante sa isang Kristiyano ang pananampalataya. Bakit kamo? Sapagkat natatanggap natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay lumalakad
sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay pinagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay ginawang banal. Tayo ay ginawang perpekto sa harapan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya puro pananampalataya at hinding-hindi ka magiging Kristiyano kung wala kang pananampalataya. Kaya nga, ang buhay ng isang tao na walang grasya, na walang pananampalataya, ay napakahirap. Ha? Kaya tayong mga Kristiyano, katulad ng kinanta natin kanina, kahit na napakahirap, kahit na ang buhay mo ay talagang napakahirap, kahit na ikaw ay nakakaranas ng kahirapan sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay mayroong pag-asa. At para sa ating mga Kristiyano na nakakaranas ng mga problema sa kanilang buhay, ito ay isang napakagandang opportunity. Ito ay isang oportunidad ng ating Panginoong Diyos upang ikaw ay kanyang pagpalain. Ito ay napakagandang oportunidad ng ating Panginoong Diyos upang ipakita ng ating Panginoong Diyos ang kanyang kapangyarihan at ng kanyang himala na gagawin para sa iyo. Ito ang kaibahan natin sa mga taong wala kay Kristo. Ito ang ating kaibahan sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kaya tayo ay mayroong tayo ay pagpapalain ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay magkakaroon ng kapahingahan sapagkat alam natin na ang pabor ng Panginoong Diyos ay ibibigay niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaring ang taong ito ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos, ngunit siya ay mayaman. May mga pagkakataon na kung ang isang tao ay hindi Kristiyano, ngunit siya ay yumaman dahil sa kanyang kasipagan, ito ay prone sa stress. Ito ay prone sa sakit, sa kanyang pagpupuyat, sa kanyang pagpapakapagod, prone ka sa kasakitan. Ngunit tayo mga Kristiyano, tayo ay kanyang pagpapalain, tayo ay relax, tayo ay may kapahingahan sapagkat alam natin na ang Panginoong Diyos ang siyang kumikilos para sa atin. Amen? Iba ang sistema ng tao na walang Kristo. Sila ay nagpapakasipag, nagpapakapuyat, hanggang mapagod, hanggang tumanda ang mukha. Ginagawa nila yon sapagkat wala silang Kristo sa kanilang buhay. Sila ay masyadong nakarely, sila ay nakadepende sa kanilang sariling lakas. Ngunit tayo mga Kristiyano, tayo ay hindi nakadepende sa ating sarili, kundi tayo ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi ko sa inyo nung nakarang linggo, ang tunay na pananampalataya ay kapahingahan. Ikaw ay relax, ikaw ay restful, at hindi katulad ng mga tao na wala pa ang Kristo. Kaya naalala ko, alam niyo po yung leon? Kung pag ikukumpira natin ang leon at saka pawikan, doon sa nagbalayong, magkakaroon ng, ayaw ko lang kung matutuloy yung pawikan festival. Ang buhay pala ng leon ay kuminsan 5 taon, kuminsan 18 years, kuminsan 15 years. Di ba, Mrs. Deborah, Mami? Ang lifespan, ang buhay ng leon ay 15 years, yun ang pinakamahaba. 18 years ang pinakamahaba. Ngunit ang pawikan pala, ang buhay ng pawikan ay umabot ng 100 years old. Napakatagal. Bakit? Sapagkat ang leon pala, ang hayop na leon ay very stressful. Lagi siyang gising, tinitignan niya baka mayroong ibang leon na lalaki na papasok sa kanilang teritoryo. So lagi siyang gising, laging puyat, laging talagang stressful. Ngunit ang pawikan, siya ay lumalangoy na napakabagal kumilos. Siya ay relax na relax. Kung kayo manunood ng tortoise o pawikan, sila ay relax at ang kanilang buhay ay 100
years old. Napakahaba ng kanilang buhay. Kaya ito ang gustong ibigay ng ating Panginoong Diyos para sa iyo, ang isang maganda, malusog at mahabang buhay. Gusto ng Panginoong Diyos na magkaroon ka ng kapahingahan sa kanyang mga kamay. Ungat, marami akong mga pasyente na nagpapakapagod, nagpapakahirap, pinipilit nila makakuha ng kayamanan. Ngunit once na nakuha nila ang kayamanan, ay gagamitin nila ang kayamanan na ito upang gamutin ang kanilang sakit. Nagkaroon sila ng sakit sa puso, nagkaroon sila ng sakit sa baga, stressful. Yun ang epekto ng pagpapakayaman sa pamamagitan ng kahirapan. Magkakasakit ka. Hindi lamang magkakasakit. Yung mga naipon mo, imbis na ma-enjoy mo, is ikaw ang nakaratay ka sa banig ng karamdaman. At ang nakakasakit niyan is hindi ka kilala ng iyong anak. Marami akong mga kapasyente na ungat, may magandang bahay, mayaman sila, ngunit hindi na sila kilala ng kanilang anak. Pag uwi nila galing abroad, is hindi sila nagkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Yun ang hindi gusto ng Panginoong Diyos na dapat nating sundan. Ang gusto ng Panginoong Diyos, bilang mayroon tayong pananampalataya, tayo ay maging relax, tayo ay maging restful sa kanyang mga kamay, tayo ay magdepende tayo sa kanyang kapangyarihan. Amen? Amen. Naantok na po ba kayo? May kape po dito. Sinong unang buwenamano na magkakape? Tinitingnan ko kung sino pa eh. Wala pa. Okay. At gusto kong malaman ninyo na ang tinutukoy na pagsubok ng buhay Kristiyano, pag sinabing pagsubok ng buhay Kristiyano, is hindi ito yung kahirapan, hindi ito yung mga pangangailangan mo, kundi kadalasan kapag pag tinutukoy ko ang pagsubok ng isang Kristiyano, ito ay tumutukoy sa mga pag-uusig sa iyong pamilya, pag-uusig sa iyong kapitbahay, ng iyong mga magulang, pag-uusig din ng iyong asawa, lalong-lalo na kung ang iyong napangasawa ay hindi isang Kristiyano. Yun ang tinatawag na pagsubok ng mga Kristiyano. Kahit na kapatid mo, inuusig ka. Di ba, Sister Bebe? Yun ang tinatawag na pagsubok ng isang Kristiyano. Hindi ito tumutukoy sa kahirapan o pangangailangan ng iyong buhay. Ngunit ang kahirapan, pangailangan ng iyong buhay, ito naman ang siyang ginagamit ng ating kaaway upang ikaw ay hindi mo makita ang trabaho ng ating Panginoong Diyos sa iyong buhay. Kaya sabi niya sa John chapter 10, verse 10, ano sabi niya? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang lubos. Ito yung contrasting. Yung magnanakaw na tinatawag dito ay walang iba kundi ang ating kaaway na si Satanas, si Lizardo. Anong sabi niya? Siya ay dumating upang siya ay magnakaw. Nakawan niya kayo ng iyong kayamanan. Nakawan niya ang inyong kalusugan. Pumatay. Gustong-gusto niyang pumatay. Maraming paraan ng ating kaaway upang pumatay. Saka pa, may mga mababalitaan tayo sa kapapanood ng isang kabataan sa YouTube. Nakakasakit. Ay binaril niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya mag-ingat-ingat ang mga magulang. Tignan-tignan niyo ang inyong mga anak sa kanilang pinapanood sa kanilang internet. Sapagkat ang internet, ang TV, ang cellphone ay ito ang isa sa mga paraan ng ating kaaway upang ikaw ay upang pumatay siya. At manira ng iyong buhay, manira ng iyong negosyo, manira ng relasyon sa inyong pamilya.
Kaya ito ang paraan ng ating kaaway. Dapat tayong maging mapagmatsyag at dapat tayo ay concentrated sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo magkaroon ng pananampalataya upang habang tayo nagkakaroon ng pananampalataya, lumalakas ang iyong pananampalataya. Ikaw ay restful, ikaw ay very relaxed kung ikaw ay nakakita ng demonyo. Naalala nyo yung nung nakarang linggo? Yung isang ebanghelista? Matutulog na nga lamang siya. Nakakita siya ng demonyo. Di ba? Nung nakita niya yung demonyo, very relaxed siya. Pinatay niya yung kandila at humiga. Hindi katulad kung wala kang kapahingahan, kung wala kang pananampalataya, pag nakakita ka ng demonyo, ay naku po, baka magtaparanta ka, tawagin niyo si Pastor National, Pastor Deborah National. Ah, baka ganun ang gagawin ninyo. Ganun. Kaya napakahalaga na meron tayong pananampalataya. At bilang pangwakas, wala pa tayong nagkakape, doon sa Hebrews, sa binasa ni Sian, sa Hebrews chapter 11, 33 to 35, basahin natin muli. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila sa laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos, napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Verse 35, dahil sa pananampalataya, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Ito ang gusto kong iwanan para sa inyong lahat. Ito ang gusto kong iwanan para sa iyo. Na sa darating na maraming taon na lilipas, ayon sa propesiya, may mga nagsasabi na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. May nagsasabi sa loob ng 3 taon, sa loob ng 8 taon, may nagsasabi 5 taon. At hindi nyo alam na sa Amerika, ang mensahe sa Amerika is tungkol sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Laging ganun ang mensahe ng bawat mga magigiting na pastor doon sa Amerika. Puro sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa, huwag kang mapabilang sa mga taong dating nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, bandang huli is nawalan ng pananampalataya. Baka nga sa pagdating ng panahon, kunting kurot lamang, itatakwil mo na ang ating Panginoong Hesukristo. Tatanggalin lamang ang kuko mo sa iyong daliri. Aray, 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 opo, hindi na, hindi na. Ganun, baka ganun ang mangyari sa darating na panahon. Kaya mahalaga na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa oras na ito upang sa nabanggit dito, ang mga nanghihina ay lumakas, ang mga apoy ay kanilang hindi sila tinablan, ang mga bibig ng leon ay kanilang tinakpan, at ang mga babae na nawalan ng mga anak ay nagkaroon ng panibagong buhay ang kanilang mga anak, sila ay nagkaroon ng pagkabuhay na muli. Karamihan sa mga tao na binabanggit ko na nagkaroon ng mga original, nagkaroon sila ng magandang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, ngunit bandang huli, sila ay nawalan ng pananampalataya. At karamihan sa mga tao na yon ay may mga iba't ibang dahilan. May iba't ibang mga dahilan kung bakit sila nawalan ng pananampalataya. Mula ako, pagkabata ko, hanggang sa oras na ito, marami akong mga nakilala na dumaan na dito sa simbahan na ito. Sila ay yung mga nakapangasawa na, sila ay nakapag-abroad na, sila ay may kanya-kanya ng buhay. Ang iba is masayang-masaya ako, sila ay nagpatuloy sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang iba, sa bandang uli, karamihan sa kanila ay nawalan ng pananampalataya. At iba't iba ang kanilang mga dahilan. Maaring yung iba, nakapangasawa ng hindi Kristiyano. Kaya hinahamon ko ang mga kabataan na nandito. Kung mag-aasawa man din kayo, dapat ang mapapangasawa nyo ay isang Kristiyano na anak ng ating Panginoong Diyos. Amen? Huwag na huwag kayo mag-aasawa na hindi Kristiyano. O kung mag-aasawa man kayo ng hindi Kristiyano, siguraduhin ninyo na kayo
mayayakag nyo sila. Hindi yung ikaw ang mayayakag nila. Amen? Pero kung manliligaw man ang isang Kristiyano sa inyo, bastidin nyo muna. Pahirapan nyo muna. Huwag yung oo ng oo. Amen? Di ba, Brother Angelo? May mga kapatid na nawala ng pananampalataya dahil nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng kahirapan sa buhay. Ngunit karamihan ng dahilan kung bakit sila nawala ng pananampalataya ay ito ang kadalasang naranasan nila. Hindi daw naging totoo ang Diyos sa kanyang pangako at hindi dininig o hindi dinirinig ang kanilang panalangin. Ito ang nakakalungkot na dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng pagkalimot sa kanilang pananampalataya. Sila ay hindi nakatagal sa kanilang pananampalataya. Sa bandang huli, sila ay sumuko. Pero minor lang yung natisod. Maaring ikaw, kung ikaw ay natisod sa iyong yung iba, pastor, o sa iyong kapatid sa pananampalataya, natisod ka, maaring isang buwan, hindi ka magsisimba. Pero in the long run, habang tumatagal, kung ikaw ay natitisod, maaring magsisimba ka pa rin, kung hindi doon sa simbahan na yon, ay lilipat ka sa ibang simbahan. Yun ang isa sa mga minor lang, maliit na dahilan kung bakit nawalan sila ng pananampalataya. Ngayon, ang tanong ko, ganun ka din ba? O papunta ka na sa ganung... May mga pagkakataon ba na sa iyong buhay, dumarating ba sa iyong buhay na ikaw ay parang susuko na? Dumarating din ba sa iyong buhay na kuminsan ay parang kumukuti-kutitap na ang iyong pananampalataya na parang nagba-brownout na? Ngayon, kung ikaw ay dumarating sa pagkakataon na yun, na ikaw ay nawawala ng pag-asa, ikaw ay nanghihina, gusto kong malaman mo na huwag mong subukang humawak kay Hesus Kristo, kundi subuk, hayaan mo na si Jesus ang siyang humawak sa iyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Inuulit ko, huwag mong subukang humawak kay Hesus Kristo sapagkat mangangawit ka. Maliit lamang ang iyong kamay. Ngunit ang gawin mo ay hayaan mo na hawakan ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya sa Isaiah chapter 41 verse 13, ano sabi niya? Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sa ibang version, sa English, I will hold thy right hand. Hawakan ko ang iyong kanang kamay. Ang sabi niya dito, ako ang magpapalakas sa iyo. Hindi niya sinabi na palakasin mo ang iyong sarili. Ay nangihina ka na nga eh. Nawawalan ka ng pag-asa, paano mo mapapalakas ang iyong sarili? Kaya ang sabi niya, sabi ng Panginoong Diyos, ang Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo. Amen? At kung ang iyong pananampalataya is naubusan na ng gasolina, isipin mo, tingnan mo na ang ating Panginoong Diyos ay tapat para sa iyo. Kahit na hindi ka tapat, ang Diyos ay tapat para sa iyo. Kung wala ka ng pananampalataya, talagang pawala na, mamamatay na ang iyong pananampalataya, no? Ito'y tandaan mo na ang ating tandaan mo to, na ang ating Panginoong Diyos ay tapat para sa kanyang pangako. Tandaan mo to na ang pangako ng Panginoong Diyos ay patuloy mong madidipendahan, patuloy mong mapagdidipendahan at patuloy mong masasandalan. Amen? Ngayon, dahil ba sa kulang ka sa pananampalataya, isusuko ka na? Kung dumarating ang mga pagkakataon na gusto mo nang susuko, dahil wala ka ng pananampalataya, is ito ang tandaan mo na kahit na wala kang pananampalataya, ang Panginoong Diyos ay patuloy na tapat para sa iyo. Ang Panginoong Diyos ay patuloy na tapat
para sa kanyang pangako. Eh, tatanungin mo naman sa akin, eh, Doc, Pastor, di naman niya tinutupad ang mga pangako niya sa akin eh. Yun ang kadalasang binabanggit natin. Kadalasan ito ang dahilan na mga taong dating nagsisimba dito. Ito ang kadalasan ang mga taong na dumaan dito, na umupo din dito, sila ay nawala sa pananampalataya, is ito ang kanilang kadalasang sinasabi nila sapagkat ang mga pangako ng Panginoong Diyos ay hindi natutupad sa kanilang buhay. Kaya sila ay umaatras, sila ay sumusuko, at sa bandang huli, hindi mo na sila mayakag na magsimba sa ating bahay sambahan, hindi na sila nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Kung ikaw ay dumarating sa pagkakataon na ito, napakiramdam mo, hindi tinutupad ng Panginoong Diyos ang iyong panalangin, pakiramdam mo, hindi binibigay ng Panginoong Diyos ang iyong mga pangailangan, itong tandaan mo. Isulat mo. Kung nagtitake note kayo dito, isulat nyo. Itong tandaan mo. Ha? Gusto kong sabihin sa iyo, ng pangako ng Panginoong Diyos, ang mga pagpapala ng Panginoong Diyos, ang himala at kagalingan ng Panginoong Diyos, is hindi ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Kundi ang pundasyon ng ating pananampalataya ay kung sino ang nagbibigay sa iyo ng pagpapala, sino ang nagbibigay sa iyo ng mga pangako at kagalingan ng iyong buhay. Amen? Ang tanong ko, sino ba ang nagbibigay sa atin ng kagalingan? Sino bang nagbibigay sa atin ng pagpapala sa ating buhay? Sino? Ha? Pakilakasan? Jesus. Amen? Ikaw, kuminsan tayo ay nakapokus sa mga material na bagay. Kundi ang gawin natin upang ang iyong pananampalataya magkaroon ng buhay muli, is ipokus mo doon sa nagbibigay ng pagpapala. Hindi doon sa pagpapala, kundi doon sa nagbibigay ng pagpapala. Kaya sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, anong sabi niya? Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin pagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi niya itatakwil ang kanyang sarili, lahat ng kanyang mga pinangako para sa iyo, lahat ng mga sinabi niya sa iyo, ay ito ay kanyang tutuparin. Amen? Sapagkat siya itapat, ang Panginoong Diyos ay tapat, kahit na hindi ka tapat. Amen? Kaya ang gusto kong sabihin sa inyo, na kahit na anong mangyari, pumutok man ang bulkan, lumindol man, magkaroon ng malaking bagyo, still, ang Panginoong Diyos ay patuloy na tapat para sa iyo. At kung wala na talagang lakas sa iyong pananampalataya, malapit-lapit ka ng sumuko sa laban ng buhay, talagang naubusan na, parating ka na, mahuhulog ka na, is nice kung tayo ay manalangin, nice kung sumunod kayo sa akin sa panalangin para sa ikaliligtas, para ma-reignite, para patuloy na mamuhay muli ang pananampalataya na para sa iyo. Amen? Amen. So bago tayo kumanta, bago natin awitin ang katapatan mo, sumunod kayo sa akin, sa aking panalangin. Lord Jesus. Lord Jesus. Salamat sa iyong katapatan sa akin. Salamat sa iyong katapatan sa akin. Alam kong ikaw ay matapat. Alam kong ikaw ay matapat. Upang tukdin ang iyong mga pangako. Upang tukdin ang iyong mga pangako. Sa aking buhay. Sa aking buhay. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Upang ako ay pagalingin mo. Upang ako ay pagalingin mo. Ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. Upang ibalik ang mga nawala sa aking buhay. Upang ibalik ang mga nawala sa aking buhay. At dahil ikaw ay tapat. At dahil ikaw ay tapat. At patuloy na hinahawakan ang aking mga kamay. At patuloy na hinahawakan ang aking mga kamay.
Ako ay magkakaroon ng kapahingahan sa iyo. Ako ay magkakaroon ng kapahingahan sa iyo. Dahil sa iyong katapatan, dahil sa iyong katapatan, ay ako ay magiging tapat. Ako ay magiging tapat para sa iyo. Para sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa aking puso, sa aking buhay, paguri at sambal, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Bigkasin natin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Let's go. Thank you, Lord Jesus. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapatan. Maraming taon nalilipas. Ikaw ay patuloy na mananatiling tapat para sa aking buhay. Panginoong Diyos, hawakan mo ako ng iyong kamay. Itaas mo ako, Panginoong Diyos, kung ako ay nakakaranas ng pabigatan, ng problema sa aking buhay. At umaasa ako, Panginoong Diyos, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoong Diyos, na kahit na anong mangyari, ay tutuparin at tutuparin mo ang iyong mga pangako sa iyong salita. Ikaw ay isang Diyos na hindi nagsisinungaling. Hallelujah. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Amen. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita. Amen. Hallelujah.